Idol, sa ating susunod po na sumbong atraksyon, makakausap niyo po si Susan Cariaga. Nirereklamo niya, Idol, ang kanyang kinakasama sa loob po ng 10 taon. Pinayagan niya itong magtrabaho sa malayo and nagulat na lamang po siya, Idol, na kasal na po ito sa iba at nakikipaghiwalay na po. Agoy kung sa Bisaya pa, agoy. Ma'am Susan, paano nangyari po? Pinayagan ko po siya nung nakaraang taon po na pumunta ng Cagayan de Oro po. Okay. Napapanganak ko lang po na umalis. Wala po pong isang buwan po yung anak namin nang pinayagan ko po siya na umalis ng papuntang Cagayan de Oro po. Okay. Nakailang buwan po, nakita ko na lang po may nagtag po sa akin na kainuman niya po yung babae. Oh, sino po itong babae, ma'am? Saan niyo nakilala to? Doon sa Cagayan de Oro po. At siya rin po yung pinakasalan niya noong January 25 po. May anak po kayo? Opo sir, 2 po. Aray. Kinausap niya na po siya kung bakit niya ginawa yun sa inyo? Ang rason niya lang po sa amin, lagi ko daw siya po inaaway. Siyempre po, wala pong komunikasyon po nung nandun po sa Cagayan de Oro po. Hindi po siya nakikipag-video call po sa amin. Binablock niya po kami. Sino raw po itong babae ulit na kilala niya sa Cagayan? Gemma po, yung pangalan niya po. Gemma. Nag-usap na po kayo ni Gemma? Hindi po. Blinak niya po ako nung minessage ko po, nung nalaman ko lang po nung nakaraang buwan po. Blinak niya po ako agad. Paano to? Sinabi niya sa'yo, "Oy, Susan, ikakasal na ako." Ganun lang? Hindi po. Hindi niya po sinabi po. Wala po siyang sinabi na magpapakasal siya po. Nagulat lang po ako na nakinasal na siya. Nakita ko po sa Facebook. Ah, okay. So, nung makita mo sa Facebook, tinag ka, and then kinumpranta mo siya at yung binigyan niyang dahilan kasi palagi mo raw siyang inaaway. Opo, sir. Okay. Ilan taon po yung mga bata, mga anak nyo? 6 po at saka nag-isang taon po nung April 18 po yung bunso namin. Matanong ko lamang po, ba't hindi kasi kayo nagpakasal nitong si Benji? Sana natali mo na siya. Sir, inaya ko po yan. Sige, sabi niya po. Oo, siya lang. Oo, pero sa totoo lang, ayaw niya. Opo, sir. Bakit po siya napunta sa Cagayan? Pumasok po siya sa trabaho niya po doon sa main po sana sa Bulacan po. Doon po siya dinestino po sa Cagayan de Oro po. Pumayag ka naman. Opo, kasi sir. Dahil sa hirap makalain ng buhay, sir. Okay. Sir Benji, magandang hapon. Hello po. Sir, sa kabilang linya, si Ma'am Susan. Masakit nga po itong ginawa niyo, sir, after 10 years na pagsasama ninyo at meron kayong 2 anak, bigla mo na lang siyang iniwan sa ere at nagpakasal ka sa iba. Ang nangyari po, sir? Nagbigay naman po ako ng sustento pero hindi niya pa kinuha. Hindi, sir. Hindi yung sustento pinag-usapan dito. Yun po bang bigla niyo siyang iniwan sa ere? Ang paalam mo lamang ay magtatrabaho ka sa Cagayan. Hindi niyo pa po ba kinuha yung usapan namin nung una? Hindi po niya kinuha. Kami na, bago kami pa nag-iwalay yan. Okay. Nung nag-usap pa kami sa bahay, nag-away kami kasi po noon yun. Ano pinagawa niyo, sir? Sir, dahil sa cellphone niya, tinatago niya po. Ayaw niyang ipakita yung cellphone? Opo. Sir, umuwi pa po yan ng November. Binigyan pa po ng ate ko yan ng pamasahe niya kasi na-hospital po yung anak namin bunso. Yung cellphone niya po, ayaw niyang ipahawak, may password. Di ko lang alam po na may babae na pala siya. Ayun. Pero natapos na nag-usapan natin sa bahay bago yun nangyari. Ano ba yung napag-usapan nyo sa bahay? Na, wala na po kami, pero sa kwan po, magsusustento po ako. Benji, ikaw lang naman kasi nakikipaghiwalay kasi may babae ka na. Oy, wala pa yun ha, bago mo sabihin yan. Oy, wala, bakit noon nagbibigay ka ng pera? Konti lang? Ako pa nagpapadala sa'yo ha. Depende sa sahod yan. Ikaw lang ang allowance mo. Depende. Ay, nalang kung ikaw ang nagpapadala. Ikaw ng gabi. Ay, Jesus. Depende. Binabaliktad mo na lang? Hindi kita binabaliktad ha. Totoo akong nagsasabi sa'yo. Ikaw ang bumabaliktad sa akin. Sabi mo nga sa akin, huwag mo nang maggatas yung bunso natin para makatipid tayo. Anong gusto mo sa akin? Ay sus, kamalian na naman yung sinasabi mo. Nagtrabaho ako noon. Sinungaling ka kahit talaga. Kailan di mo ako pinadala ng pera. Nagtatrabaho ako. Sinungaling mo talaga. Ay, hindi ka nagtratrabaho. Lagi kang umiinom sa barak nyo. Blinablock mo pa ako. Bakit? Problema ba yung uminom? Kung sa trabaho lang naman. Ayaw mo pang i-post mga bata sa'yo? Kasi nagagalit ka? Pinupost ko naman yung bata. Ba't anong problema sa mga bata? Pinupost ko naman. Vulgar yung mga pamilya mo? Sir, hindi yan lang 2 anak niya. 3 pa sa una. Ma'am,
naniniwala ko, pero unfortunately, wala ho tayong pwede maikaso sa kanya dahil hindi po kayo kasal. Opo, sir. Sir, ang sustento lang ang hapon ko. Na lang po para kaso na lang po sa akin kung ano yung kaso sa akin. Nagbibigay naman po ako. Hindi niya pa nga kinuha sa palaki yung binigay ko. Ngayon ka lang. Anong tanongin mo nga po yan kung bago ako, bago niya ako sagutin? Ngayon lang po ako nakatrabaho. Pakinggan mo muna ako bagay ko sa salita ka ng salita dyan. Nagkakagulo eh. Pinapatagal mo pa ang usapan eh. Sige, mag-ano ka pa. Nagsusustento naman ako ah. Basta may trabaho. Oh, yun lang ang rason mo. Basta bang may trabaho, kami magugutom na lang. Buti nga may ayuda nung nakaraan daan buwan. Wala nga akong trabaho. Ano magagawa ko? Hindi ka Sir Benji. Oh, sige po. Hindi ka nang hinayang doon sa 10 taon yung pagsasama at doon po sa dalawang anak ninyo? Nasobra kasi po yan. Nasobraan na kasi. Kaya hindi ko lang na... Anong nasobraan, sir? Nasobraan ang pagmamahal sa'yo? Hindi naman po. Laging galit sa akin yan. Laging ganyan. Puro kahit nandyan ako sa bahay, laging ganyan. Sir, ano magagawa sir, ko? Ang babae po sir, ang misis, hindi magagalit kung walang kasalanan si mister. Sir, ayaw niyang ipakita yung cellphone niya. Yun. Yun nung nakaumuwi siya dito, sir, wala. Ni isang diaper, hindi nga niya nabilhan nung umuwi galing ng Cagayan de Oro. Now, alam po ba ng bago mong pinakasalan na babae sir na gano'n yung ugali mo? Baka magkakahiwalay din kayo kasi pasensya na sir ha. Ang dating sa akin eh napaka-selfish niyo po sir at duwag ka sir. Sir, amayin ko po. Sir, okay. May tatlong anak pa yan sa una. Ay sus. Wag mong... May tatlo pa yan. Sabi pa ng nanay niya sir, dalawa lang anak niya. Sir, hindi ko na kayo pilitin na magkabalikan pa dahil hindi na mangyari yon sapagkat kasal ka na. At least man lang sir, pwede ba mag-apologize ka kay misis at mag-iwan ka ng mensahe sa iyong mga anak? Para sa mga anak, i-relay na lang yung ni misis. Sinasabi ko naman po sa kanya, hindi ko naman papabayaan yung mga bata. Magpapadala naman ako pag may pera ako. Sabi ko, hindi naman... Sir, ang rason niya pag mayroon, pag wala, wala daw. Yun naman ang rason niya sa akin. Sir, paano naman ako, sir, makakatrabaho? Nagpo-porsige naman ako eh. Sabi ko, kunin ko yung isa. Paano ka magpo-porsige daw ka ngayon? Kasi buntis na ulit yung asawa mo. Ba't dinadamay mo yun? Huwag mo yung damay yun. Kasi di ko dinadamay yung mga anak natin sa kanya. Magsustento ka, magsustento dyan ka. Ako, may kasulatan, gusto mo. Kaya naghanap ng trabaho para sa mga bata natin, hindi sa kanya. Sir, naghanap ka ng trabaho, ka. Sir, para ikaw ay makapambabae pa more. Hindi mo po ganun, sir. Sir, yun po yun, sir. Yun po yun, sir. Ba't masasabi yung ganun? Dahil una, meron ka ng inanakan bago kay Ma'am Susan. Tapos ngayon, meron ka naman ulit panibago na nabuntis. So, buntis ka ng buntis para kang baboy, buntis pa more. Oh, no! Pasensya na, sir, ha? Kasi, sir, nanghinayang ako dun sa 10 taon na pagsasama nyo. You're selfish, sir. I'm sorry, sir, ha? Gusto mo lang po yung kaligayahan mo. Paano na yung kaligayahan ni Susan, kaligayahan ng mga anak mo? Ikaw yung tipo, sir, na kapag nagkaroon ng problema sa family, natatakot ka, tumatakbo ka sa responsibilidad mo at naghahanap ka ng panibagong buhay na para mawala na yung old problem mo and then meron kang new life. Yan po ang sinyalis na isang taong duwag. Duwag ka, sir. I'm sorry, sir. Duwag ka. Sige, sige. Okay lang. Sige po. So, sir, wag mo lang kalimutan na suportahan po yung mga anak po ninyo. Sustento. Sir, ang gusto ko lang, sustento. One-one kasi hindi pa ako nakakatrabaho. Kasi baby pa yung huling anak ko. Okay. Sir Benji, gusto ko marinig kung magkano yung ipipledge mo na amount bilang suporta para kay Ma'am Susan at sa inyong mga dalawang anak. Magkano po, sir? Eh, kada buwan, kaya ko lang siguro 2-5, magkano 3,000. Depende kasi sa overtime ko yan kung mag-overtime ako kasi punto lang yung overtime po namin. Magrarason ka na naman. Depende na naman sa ano overtime mo ka mo. Local lang ako dito. 360 lang yung sahod ko. Anong masasabi mo dun? Magpursigido ka para sa mga anak mo ditong naiwan sa Ilocos. Sir, matanong ko lang. Wala kang pera eh, pero meron kang pang ingrandi kasal. Nakita ko, ingrandi yung kasal, sir eh. Hindi naman ako yung gumastos. Sa asawa ko po yung gumastos. Ah, mayaman po si misis mo? Hindi po. Pwede mong malaman anong trabaho niya, sir? Wala pong trabaho po. Oh, paano siya nakapag-gastos ng bonggang kasalan kung wala siya trabaho? Hindi naman po bongga yan. Sa picture lang kasi, parang bongga lang kasi. Bakit na dinadama yun, yun? Hindi sir, kasi, siyempre sir, bibili ng damit ng wedding gown. Bibili ka ng para sa mga abay. Oh. Sa atin niya pa, gumastos. Hindi sa, man po sa handaan. Ma'am Susan, ito, para naman igumanda yung kalooban mo, mas maganda ka po. Thank you, sir. Thank you, thank you. Totoo, ma'am. Mas maganda thank po kayo. Thank you, sir. Kumbaga, kumukupas na yung taste nitong si... Thank you, sir. Salamat po. Ganito po ang magmahal ng Ilocano. Wow. Ayan. Mayat. Mayat ti Ilocano. Mabuhay ti Ilocano. Thank you, sir. Nadigong Ilocano kasi ako. Ha. Okay. So, ma'am, 3,000 daw, ma'am Susan. Okay ba sa inyo yun? Okay.
Okay, sir. Basta magkasulatan ka, sir. May kasulatan kami. Buwan-buwan magbigay, sir. Okay, ganito ang gagawin natin, Sir Benji. Kukontakin po namin ang inyong employer dito sa Maynila kasi dito pala main office. At matik na lang po, ipapadala tuwing sweldo ninyo. Ano po ako sa dating kumpanya ko po eh. Local lang po kasi ako dito. Local ka? Okay. Opo. Bigay niyo po yung pangalan ng inyong pong local company. At doon sa company ninyo kami magkipag-usap through the barangay na magkakapirmahan na magbibigay ka ng 3,000 kakalta sa sweldo mo para sigurado matatanggap ni Ma'am Susan. Hindi ka papalya. Tuwing sweldo, kakaltas 1,500. Kinsenas, katapusan 1,500, 3,000. Basta kunin niya na yung binigay ko na 1,500 ngayon para kunin sa sunod niya yung 1,500 ulit para wala nang tapusan na. Ba't ka nagre-reklamo? Diba sabi mo may trabaho kanina, na po ako. Mayroon, pag wala, wala. Okay, pinatayan. Sir, sinabihan pa ako ng mukhang pera yan. Karapatan niyo po humingi ng pera dahil meron po kayo anak sa kanya. So, hindi po kayo mukhang pera, ma'am. Hindi po. Ako na nagsasabi. Magbasa ka nga ng mga comments, Sherry. Ang sabi, Idol, selfish mo, kuya. Hindi mo man lang inisip na may pamilya na umasa sa'yo. Si kuya, kapag nakatalikod, single. Kapag harap, may pamilya na pala. Inanakan ang dalawa pero iba ang pinakasalan. Ay, sakit. Ouch! Dapat mga ganyang lalaki pinuputol si Toto. Wow, ang kabog ni kuya. Gwapo mo naman. Wala ka palang pera pero buntis ka ng buntis. Huwag ka lang irereklamo ng misis mo kay Serafi. Wala ka palang ginastos sa kasal nyo. Ma'am, Susan. Sure. Kukontakin po namin yung kanyang kumpanya at sa barangay po mag-uusap yung kumpanya niya. At doon po pipirma siya na diretso na po ipapadala ang pera sa inyo tuwing sweldo niya. Salary opo, deduction sir. Po ang tawag doon. Opo, sir. Ganito po yung ginagawa ng mga kumpanya na nagpapautang. Ganito opo, po yung ginagawa ng mga bangko. Andiyan ka pa ba, Sir Benji? Oh, nandito pa po. Eh, sinasabi ko nga, walang company kasi ito. Eh, bahay lang to na pinapagawa. Ano bahay? Magagawa ko po? Oh. Meron kayong contractor dyan? Wala po. Eh, bahay. Nagpapagawa lang na yung may bahay. Kaya nga po, sinong amo nyo? Yung mayari ng bahay. So, karpintero po kayo? Hindi naman po. Nag-labor lang po. Sana dito na lang kayo nag-work sa Maynila. Kung labor rin lang, ang daming labor na job dito. Mas malaki pang sweldo. Sir, umalis yan po ng November dito. Hindi man lang po sinabi, pumunta pala ng Cagayan de Oro. Umaasa kami na uuwi yan. Buti na, sir, may alibi na may lockdown. Ganitong gagawin natin, Ma'am Susan at Sir Benji. Sir Benji, kapag hindi ho kayo nagsuporta, magpa-file po ng kaso sa Bausi itong si Ma'am Susan. At sige alam niyo naman po, sir, makukulong at makukulong ka. So yung 3,000, sir, magpapadala ka, sir. Kapag nagmintis ka, sir, ng padala, dediretso si Mrs. sasamahan namin sa VAUC. Sige po. Okay? Maraming salamat po, Sir Benji. Kukontakin namin kayo ulit. Ma'am Susan. Sir. Maraming salamat sa time na binigay niyo sa amin. Kapag nagmintis po siya, diretso tayo sa korte. Okay, ma'am? Opo, sir. Thank you po, sir. Magandang hapon. Sa pagtugon sa problema ko, sir. Walang anuman po, madam. Magandang hapon po, madam. Magandang hapon din po, sir. Thank you po ng salamat, sir. Opo, ma'am. Kanina po, kung napapansin niyo si Sherry nung sinabing 10 years, biglang nalungkot si Sherry. At hindi ko lang alam kung bakit every time na napag-usapan na iniwan after 10 years na nagsasama, nalulungkot si Sherry. Sherry, baka meron naman kami maitulong sa'yo. Matagal na tayo nagsasama rito. Uy. Baka naman meron kang gustong sabihin para naman kung ano maitulong ng kumpanya, ano maitulong ng mga kasamahan mo, para tutulong kami. Bakit every time na may mention yung 10 years after 10 years iniwan at nagpakasal sa iba, biglang umaasim yung mukha mo, nalulungkot ka at naluluha ka. Ano meron? Hindi, kasi sabi parang nila... Parang na-prank. Oo nga, yun yung mga napapansin lang namin. Pati ako, pati sila Odette, sila Carol, sila Ranette. Kay, ano meron sa 10 years? May nakarelasyon po ako ng 9 years. Tapos, nag-live-in na din po. Oh. Tapos, namala din po. Pero 3 years ago na yun, Idol. Bastos, walang galang. Baka pwedeng suntukin namin yun. Ay, sir. Pero good naman po. Good na. Mas masaya ka ngayon? Mas masaya, sir. Pero syempre, napatunayan ko lang din po talaga na wala sa tagal yun. Ako maiyak niya na. Nakakaiyak ka. Naiyak na siya. Ayun pala yun. Yes po. Pero happy ka na ngayon? Yes, sir. Happy po ako. Andyan po kayong lahat, sir. In fairness kay Sherry, kahit na gano'n, kaya niyang dalhin yung problema niya. Opo. Hindi nakaapekto yung kanyang personal problem dito yes, sa mga pinagano'n. Pero alam mo, Sherry, ikaw ay napakabuti mong kasama. Kahit na may gano'n kayong klase problema, marunong ka pa rin magbigay ng advice sa mga kasama natin ng problema. Opo.
Siguro dahil meron kang pinagugutan. Ang bait-bait mo talaga. Marami sa kanila humahanga sa iyo, mga staff. Tulungan lang din. Oo. Bakit ka rin mabait, sabi nila? Totoo ba nang galing sa inyo yun? Hindi. Gusto ko lang payaking kayo. Sir, parang pinaprank ako.